Last game ng both teams mga idol before the All-Star break. LeBron balik na nga at ang Lakers may bagong ang starting lineup. D'Lo, Beasley, LeBron, Vanduat, AD ang unang lima. Pelicans looking to build a momentum naman mga idol before heading to the All-Star weekend. Sino kaya ang magwawagi sa labanang ito? Well, sa first quarter natin mga idol, Lakers 8-0 start. LeBron dalawang assist na agad at napakaganda nga ng ikot ng bola ng Lakers sa umpisa. Grabe din ang spacing nila dito mga idol, sobrang luwang na nga kumpara sa nakaraang team nila. Kaya naman si AD agad na kinabang, 7 points out of the 12 points ng Lakers. 12-2 start nga para sa kanila, tinodo pa nila yan mga idol to 17-4 matapos ng 3-pointer ni D'Lo at dunk ni Anthony Davis galing kay Beasley. And grabe mga idol, the Lakers looks like a new team. Pinabot na nga to 24-10 ang kanilang kalamangan after ng 3-pointer ni Beasley at ng gandang defense at offense nga nila ngayong first quarter himala. At sa uli nga mga idol, itong second unit ng Pelicans gumawa nga ng run pero the Lakers offense is too good. 38-25 ang score after 12 minutes, 13 assists na agad ng Lakers sa first quarter. Second quarter natin mga idol, Pelicans quick 5-0 run. Kaso, sumagot nga ang Lakers dyan para nga panatilihin ang kanilang double digit lead. LeBron, 5 points nga ang ambag dyan. Pero kahit nga maganda ang opensa ng Lakers dito sa umpisa ng quarter, hindi naman lumalayo ang Pelicans. Ito nga si CJ McCollum at Richardson mga idol ay nagtutulungan nga para nga sa opensa ng kanilang team. And look at this block from Vanderbilt mga idol, grabe, hinampas. At sa ating ng last 4 minutes ng second quarter, completely nanlamig ang team ng Lakers at hindi nga makashoot kahit mga free throws. Kaya naman nag-take advantage ang New Orleans. Pero ang Lakers still holding the lead 55-51 after 24 minutes of playing time. AD 13 points, McCollum 10 points. At dito naman sa ating third quarter mga idol, Brandon Ingram nag-umpisa ng mag-init 4 straight points. Down to 1 na lang ang kanilang hinahabol. Kaso pinatay naman agad ni D'Lo at LeBron ang momentum ng Pelicans with this alley-oop dunk tapos 3-pointer pa ni Beasley. Pero nga mga idol, etong si CJ McCollum at Brandon Ingram walang suko at binalik na naman to 2-point game ang laban matapos na umangat ng Lakers to 9 points. Kaso hindi naman hinayaan ni D'Angelo Russell yan mga idol making plays at si Davis nga ang kanyang kapartner dyan binalik nila to 9-point lead. Tapos pumulap 3-pointer pa si D'Lo, 12-point lead na ang Lakers. At sa pagtatapos nga mga idol ng third quarter, showtime mode muna si LeBron at si Mo Bamba. At dito na nga sa ating 4th quarter mga idol, LeBron James putting on a show at tinodo na nga to 20-point lead ang kanilang kalamangan. Gusto na yatang pauwiin ng Pelicans. Pero kagaya nga sa 1st to 3rd quarter, itong New Orleans mga idol walang suko. At talagang bumabalik nga sila sa laban, kaso ibang iba na nga itong team ng Los Angeles Lakers mga idol. Sobrang ganda na nga ng kanilang paglalaro, kaya naman may 17-point lead pa rin sila with 6 minutes left in the 4th. At sa ating last 6 minutes ng laban, basically Anthony Davis take over mga idol at talagang silang dalawa ni D'Angelo Russell ang nagtulungan dito sa 4th quarter. At yan nga rin ang naging rason para nga manalo ang team ng Los Angeles Lakers laban nga sa New Orleans Pelicans. Napakalaking tulong nga ng tatlong bagong Lakers players, si D'Lo, si Vando at si Jared Vanderbilt. Yung inaasahan nating matutulong nila sa Lakers ay yun mismo ang kanilang ang ginawa. Ito ang si D'Lo mga idol ang naging third star ni LeBron at ni AD with this 21 points and 7 assists. Itong si Beasley naman mga idol kahit 2 out of 7 sa field mga idol ay grabe namang spacing ang na-provide niya. Si Jared Vanderbilt kahit 6 points lang yan mga idol, grabe ang epekto kay Brandon Ingram. Lalo na sa first quarter talagang pinahirapan niya defensively. Kaya naman mga idol, kung kayo ay isang Lakers fan ay dapat matuwa kayo, ma-excite kayo dito dahil this Lakers team is really good.